Don't forget to subscribe our channel, Papi Borge. Nandito naman tayo sa panibagong vlog. Lalo na dyan sa mga subscribers ko, mag-ingat kayo palagi. Lalo na ngayon sa daming trahedya dumating sa buhay natin, daming bagyo na dumating. Kaya bawat tayo isang lugar, kaya mag-iingat tayo kung ano ang inuutos and of local ng ating lugar. Kailangan susundin natin kasi yun ang kakabuti natin para wala iwas tayo sa ibang problema. Dito na naman ako, Papi Borge. Ito ang pinakamaganda. Ito ang pinakamagandang orasyon na isishare ako sa inyo. Ito ang pinakamalaga. Pasinsya kayo. Ito, mahaba talaga itong orasyon na ito. Itong orasyon na ito, mga Papi Borge. At huwag niyong tagkiligin itong orasyon na ito. Kaya isishare ko sa inyo. Lalo na dyan sa mga subscribers ko na sobrang ingat tayo kasi daming nangamatay dahil sa bagyong Pidring. Kaya ito, isishare ko sa inyo, ito ang pinaka the best, ang pinamagandang orasyon na nakasulat sa librong orasyon. Ito, mga Papi Borge. Itong orasyon, mga Papi Borge, ay pinakamalaga sa buhay natin. Orasyon, kaligtasan sa lahat ng kapanganiban, maging sa bagyo man o sa kaluluwa o buhay. Kaya ito, isishare ko ninyo, ito ang pinakamaganda, maging sa bagyo man o sa kaluluwa o buhay. Habang mabubuhay pa tayo sa mundong ito, kailangan lahat na isishare ko sa inyo, kailangan dapat i-memorize po ninyo itong Latin na orasyon na kasulat sa librong orasyon, mga Papi Borge. Huwag ninyo itong intagkilikin, itong orasyon na ito. Bago kayo magbigkas itong orasyon, mga Papi Borge, dapat bigkasin nyo muna itong Ama namin, ang Panginoong Maria, Luwalhati Sumasampalataya. Ama namin, ang Panginoong Maria, Luwalhati Sumasampalataya. Ama namin, ang Panginoong Maria, Luwalhati Sumasampalataya. Kaya dapat ninyo unahin yung mga pagbibigkas, itong ibibigkas ninyo, yung orasyon na yan. Yan ang pinakanabis. Pasinsya na po kayo, itong orasyon na kaligtasan sa lahat ng kapanganiban, maging sa bagyo man o sa kaluluwa o buhay. Kaya yan, dapat niyo sundan itong nakasulat sa librong orasyon, mga believers. Ito, pasinsya na kayo, medyo kahabaan lang ito na itong nakasulat sa librong orasyon. Ang tinatawag sa librong orasyon, Latin. Latin to na dapat bibigkas sa inyong bibig ito, mga believers. Panoorin to niyo, believers, kung paano to ibibigkas. Kailangan ikukupos po ninyo ito para sa ating buhay. Kasi ang nakasulat ito sa bagyo man o sa kaluluwa o buhay. Dapat buhay pa tayo, kailangan yung kaluluwa natin dapat natin ingatan. Kasi bawat tayo isang tao, kailangan may spiritual tayo na dapat sundin kung anong nakasulat sa librong orasyon. Ito, Papi Borge, makinig kayo itong orasyon ito. La repentina libira mi Jesus Mariae Joseph Cruci Santi Patir Benedicti Matam Mitam Mikam Makam Makmamitam Milam Lumayos Lumatak Bernabal Santos Diyos. Kailangan tatlong beses kayo magbigkas nito, mga Papi Borge. La repentina libira mi Jesus Maria Joseph Cruci Santi Pater Benedicti Matam Mitam Makam Makmamitam Milam Lumayos Lumatak Bernabal Santos Diyos. La repentina libira mi Jesus Mariae Joseph Cruci Santi Pater Benedicti Matam Mitam Mikam Makam Makmamitam Milam Lumayos Lumatak Bernabal Santos Diyos. Yan ang dapat natin sundin, mga Papi Borge, itong orasyon na isishare ko sa inyo. Ito ang pinakamalaga.
kaya bibigkasin to ninyo sa pamaraan, sa inyong bibig, sa pamaraan, sa spiritual, sa pamaraan, sa kaluluwa, na tayo lahat ay may sariling kaluluwa na dapat ating sundin ang nakasulat sa librong orasyon, mga pa-viewers. Kaya hindi natin itong baliwalayan, pa-viewers, itong nakasulat sa orasyon. Kailangan sundan natin ito. Ito nakasulat dito, La Repentina Libira, Mi Jesus Mariae, Joseph Cruci, Santi Pater Benedicti, Mata Mita Mikam, Maka Makmakmita Milam, Lumayus, Lumatak, Bernabal, Santos, Diyos. Kailangan natin dapat sundin itong mga orasyon, mga believers. Kasi importante sa buhay natin ngayon. Kasi ang nakasulat ito, kaligtasan sa lahat ng kapanganiban maging sa Bagyo man o sa kaluluwa o buhay. Kaya ingatan natin ito. Itong mga inisishare ko sa inyo, itong mga orasyon ito. Kasi hindi ito gawa-gawa lang. Ito nakasulat sa librong orasyon. Ito nakasulat pa, viewers. Kaya dito ko binabasihan, itong mga librong nakasulat sa kapanahunan sa mga dati nating mga lulo or lulo pang ng lulo. Kaya dami pang lolo. Kaya ito ang nakasulat sa librong orasyon. Kaya huwag ninyo tagilikin. Isipin natin na ito ikakabuti po sa inyo. Kasi bawat tayo tao, mamatay tayo. Walang tao hindi mamatay. Pero hanggat buhay pa tayo sa mundong ito, ingatan natin sarili natin. Huwag natin ibibigay sa mga masamang demonyo. Ilalaan natin yung sarili natin sa ating Panginoon. Nagkasala tayo araw-araw. Pero isipin natin may Panginoon tayo laging nasa gilid. Wala tayong ibang hinihiling kundi ang ating Panginoong Hesukristo, mga believers, na siya ay nagdala sa ating buhay sa bawat oras. Kaya ito, orasyon na sinishare ko sa inyo, ingatan nyo ito. Pasensya na kung medyo mahaba, kaya sisipagin po ninyo, sisikapin ninyo kung kaya ba ninyo sa inyong dila itong mga ibigkas sa inyo. Kasi iba itong orasyon, pag medyo isang words lang na hindi mo ipapasok sa utak, may demonyong lagi nakapasok sa iyo. Pag ma-remorize mo to lahat ng mga sinishare ko sa orasyon, prove kayo nito, mga pibibers. Kaya sana ingatan po nyo ito habang tayo nakashare sa orasyon na ito. Hindi pa ako nagtatapos, pibibers. Ito, magdasal muna ako para maganda yung communication sa ating Panginoon Jesus. Panginoon, maraming salamat na nakasira po sa mga taong ito na subscribers ko. Ingatan niyo po sila sa mga viewers. Wala po akong hinihiling kung hihingatan po sila, lalo na ngayon sa daming trahedya, sa daming bagyo, dami na nga batay. Kaya itong orasyon sana mabigas po nila ito para iwas sila problema, mga Jesus, lalo na po Panginoon na sa pamilya. Ingatan niyo po kami bawat oras sa aming trabaho. Wala pong mangyayari sa amin sa buong magdamag, sa buong maghapon. Ikaw pong bahala po sa amin, Panginoon. Wala po kong hiniling kumingin ng mga patawaran sa iyo. Ilang pong hiniling po namin sa iyo. Amen. Kaya ito, believers, maraming salamat sa inyo. Isishare ko sa inyo itong question ko niyo. At mag-iingat kayo dyan palagi. God bless. Bye-bye.